Legal at hindi raw suhol ang mga checking nakapangalan sa mga mamamahayag na sina Erwin Tulfo at Melo Del Prado. Ayon pa sa kasalukuyang presidente ng National Agribusiness Corporation o NABCOR, hindi ito galing sa Pork Barrel Fund. Saksi si Maki Pulido. Ang alegasyon ni Rodora Mendoza, dating Vice President ng NABCOR, nakatanggap ng suhol na humigit kumulang tig 250,000 pesos mula sa NABCOR ang mga mamamahayag na sina Erwin Tulfo ng ABC-5 at Melo Del Prado ng GMA-DZBB. Pero base sa mga naiwang dokumento sa NABCOR, hindi suhol kundi bayad para sa advertising campaign ng Department of Agriculture ang nakapangalang cheque kina Tulfo at Del Prado. Media campaign daw ito ng DA para sa proyektong Bagsakan Center, Barangay Food Terminal noong 2008 hanggang 2009. Wala pa raw sa NABCOR noon si Honesto Baniked, pero ayon daw sa mga papeles mula sa regular na pondo ng DA ang pinambayad at hindi mula sa Pork Barrel Fund. In fairness, legitimate talaga siya. Kompleto ang ano nila, ang mga documentation nila. In fact, naka-ano pa to sa ano eh, sa BIR. Eh, we need hold mo yung ano niya. May tax ito. And then there is also, meron rin siyang mga kontrata sa network. Ang sabi ni Baniked, ito raw ang mahirap dahil nabahiran na ng Pork Barrel Scam ang ahensya, lahat ng transaksyon kahit lehitimo, nalalagyan na ng mali siya. Tulad daw sa kaso ni Del Prado at Tulfo na may advertising contract pati na tax withheld at source o buwis na binayaran ng dalawang broadcaster dahil sa natanggap na advertising fee. Meron ding mga billing statement para sa bawat advertisement na umere sa radyo. Tingin ni Baniked, desperado si Mendoza ang maging state witness dahil isa siya sa iilang lumagda para mailagak ng mga mambabatas ang kanilang pork sa mga questionabling NGO. If that's her claim, let it be. You wanted to be a state witness. How do you promote yourself also? Let's just all be clear and truthful. Kasi mahirap din naman kasi na nagbibintang ka basta-basta para lang to save your skin. That's unfair. Naninindigan naman ng DZBB na patuloy nitong itinataguyod sa kanilang mga empleyado ang highest ethical standards. Sa panayam kay Miguel C. Enriquez, consultant for radio operations ng GMA Network Inc., sinabi niyang umaasa siyang matutuldukan na ang mga issue patungkol sa mga advertising transactions ng NABCOR kay Del Prado, kasunod ng deklarasyon ng NABCOR mismo na legal ang mga ito. Handa rin daw si Del Prado na ibigay ang mga dokumentong magpapatunay dito. Mananatili rin daw na mahigpit at mapagbantay ang pamunuan ng DZBB tungkol sa mga ganitong usapin. Kanina naghain naman ang kasong libel si Tulfo laban sa Philippine Daily Inquirer na nagsulat ng istoryang nakatanggap umano ng suhol ang mga broadcaster batay sa salaysay ni Rodora Mendoza, ang dating vice president ng NABCOR. Tinawagan namin si Mendoza para kunin ang kanyang panig. Ayon sa kanyang asawa, nasa meeting ito pero ipararating daw niya ang hilig ng GMA News. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.